Ayos. So itong ating programa, mga kababayan, as usual, atin sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia, Firming and Lifting Cream. Ito po ay gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Medicinal herbs po. Ginawang cream. Yan. At pinapahid lang sa mga pulses and affected area, mga initial reactions po ninyo. John Cyril, Roland Salvador, Yop Corica dyan. Malamang yun ang kanilang tatargeting mga olols na yan. Sino yung kaaway mo? May umaaway sa'yo? Edisa Maria Lolita, good morning po, Sir Dan Watsing from Molino, Seden Bacoor, Cavite, God bless po your family. Yung mga nauna mo. Ay, Chuna, kumusta ka dyan? Sarap. Good morning po sa lahat. Nakikinig ako pero mamaya na ako sasali sa live chat. Ay, Brad, Eric, ano, Brian Oy, morning po sa inyo, Sir Dan and family. Barry Oxon, Sir Dan, good morning everyone. Thor Lightning, good morning Sir Dan and family at sa mga sumusubaybay sa live po nyo. Edeline Ventero, kanang umaga po Sir Dan and family. God bless, watching from Ilocos Region. Senior Arcelia, good morning. John Cyril, good morning. Blenda Imperial, good morning. Abing Fabro, magandang umaga. Ace Lineses, andani na pala dito. Elvira Jukino, magandang umaga. Rosia Mejias, wala na naka-recorded na sila sa computer. Alin yung mga, asigurado na yun. Recorded na sila. Mimi Taliado, Sir Dan and family. Ilumang Bela, sa lahat ng mga bulls, kabullseye from here in Panama. Panama? Nandito ko sa inyo. All throughout the world, mga kababayan, yung mga taga-subaybay natin kung saan-saan bansa. First time kong makabasa ng nanonood sa atin from Panama. Ayos. Welcome ka rito po. Sir Erinio, kumusta ka? Bilapas. Tess Balbolias, okay lang po. Bella De Vera, Sir Dan, good morning, watching from Hong Kong. Ano itong balita dyan sa Hong Kong? Ngayon pa lang, ang sabi, yung mga taga Hong Kong, lalong dumami yung mga ayaw magpabakulam. Ano nangyari din sa inyo? At yung mga bakulam dyan sa Hong Kong, papa-expire na tuloy at kailangan ng i-dispose? Only a third part ng mga health workers ang gusto. Third part. The majority, mga kababayan, ayaw. Ang maganda, sa Hong Kong, mga kababayan, sa latest report na nakuha natin, hindi nila gagawing mandatory po. Baka taga-Hong Kong ito. Ay. Wala na. Ay, mga taga-Hong Kong, tawag nga kayo. Video call kayo para may kwentuhan lang ninyo yung nangyayari dyan sa Hong Kong. Alam ninyo kasi baka kopyahin. Baka lang ma-influence yung Pilipinas ng nangyayari dyan sa Hong Kong, kopyahin na lang. And I think dyan sa Hong Kong, hindi naman masyadong malala yung mga cases dyan. Video call kayo, hindi ko man kayo papangalanan. Importante kasi yung information natin na first-hand information galing mismo dyan sa inyo. O, di ba? Pilar Plaza, Sedan, good morning.
May pinsan ako dyan sa Tubog Uwas Albay. Uwas, 3rd District, Tichi Otero. Marami po ayaw magpabakulam dito sa Kungkay Chikwa. Oh, kita rin. Pati yung mga Chinese, ayaw. Si Tichi Otero. Jolie Sokitan. Good morning po sa Dan and family. God bless. Ano yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng napaka lakas na hesitancy? Ayaw ko. Ayaw namin. Tumindi yung hesitancy, mga kababayan dyan sa Hong Kong. Yun ang balita dito. Hindi ko lang pwedeng Hong Kong rejects bakulam as posted by Rain Rain. Hindi ko lang kasi ito may play. Baka madama yung wala video. Pilar Plaza. Gemma Gomez. Good morning po. Kadanti watching from Australia. Odette Bautista, watching here in South Korea. God bless po, Kuya Dan and family. Ano ang naging dahilan? Bakit ayaw nila? Nagising na ba sila? Nadiscovery ba nila yung peligro? Ano ang nangyayari dyan sa Hong Kong? Bonggisios. Hello, ma'am. Bonggisios. Ow. Alams na Sir Dan. Ala silang tiwala sa bakulang. John Cyril, Sir Dan and people, kagabi sa live streaming ng Abayas na SRO. Pabida na naman doon si Dr. Bakulang ng UP, Oktanga. Nagmamagaling pa at gorilya sa interview. O si yung na-interview natin ito. Dami kasi Manoy Dan na natatakot sa bakulaw. Dahil ilang OFW ang natigok. Hindi man daw yun. Walang ebidensya. Yung natigok na nabakulam na Pilipina at yung isa Indonesian. Wala man daw ebidensya. Pero alam ng kahit walang ebidensya silang ipakita, possibly to the minds of the Hong Kong people. Delikado na. Katulad kanina, nakausap ko yung isang kababayan natin at kapitbahay. Dali na. Kapitbahay niya na Pinay na nabakulam. Pang-second dose. Ayon, tinakbo sa ospital. Nawala ng malay kasi imbes na magpatusok atras, isa din sa dahilan kung bakit lagi ang mga OFW dito sa Hong Kong ayaw magpatusok kasi laging may swab, ginigipit nila para mapilitan magpatusok na lang. Naya pa sila sa amin, di kami mapilit dito dahil ipinaglaban ng konsulado ang aming karapatan. Yung kapitbahay ko, nagpabakulang pang second dose. Ayon, di maitaas hanggang ngayon ang kamay. Nanigas yung kamay. Normal daw naman yun. Yung mga ganong reactions. Dahil masakit ang baba daw ng hanggang ngayon. Ang kamay dahil masakit at ang baba daw pati ng katawan ay nangangalay. Baba daw baka nangati siguro. Sabi niya, mawawala din daw yon. Sabi ko, di wow. Ngayon lang siya, mga kababayan, of course, yung tigbak siya, doon siya nagsimula. Yung mga panahon, remember nung tayo ay magpabakulam,
nung bata pa. Wala pang gano'n. Di ba wala mang ganon? Hey! Si Johnny, enjoying your show, Brother Dan. Maraming salamat. Ang ganda ng... Yeah, oh. Ang laki ng TV set niya, oh. Siguro yung mga 100,000 ito. Flat TV screen. 100,000 yun. So, mustrang-mustra yung kapugian ko sa yung kulay ko doon. Litaw na litaw yung pagiging mistiso ko. Iniinis ko lang yung mga ayaw sa akin. Yung kakisigan ko po na mala mala Arnold. Litaw na litaw doon. Angeline Lising, Korika Jan Serdan, kami ayaw din namin. Salvador Campanil, good morning Serdan, watching from Taguig. God bless all viewers. Amando Alvis, Serdan from White Beach, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Akala ko White Beach, California. White Beach, Puerto Galera. Limon Marie, Serdan, dito magandang maganda araw nila. Ah, maganda ang low nila. Maganda low nila. Low is low dito sa Dan. Dito lang dyan sa Pinas. Mismong gobyerno ang sumusuway sa low ng Pinas. Ah, Sir Dan, si Limon. Sir Dan, alam kasi ng mga Chikwa kung ano ang laman ng bakulaw. Di tulad dyan sa Pinas, nagbubulag-bulagan, kahit alam na maraming bad effect, di pa rin sila naniniwala. Sayang kasi po yung inalokar na, inallocate na pundo po, sayang. So kailangan, huwag titingnan itong mga bagay na to. Huwag na lang tingnan natin. Kasi pag tinignan mo yon, yung nakakasanang orders, lahat yun, ma. Di ba? Papayag ba yung ating gobyerno na pera na, naging bato pa? Lalo yung mga kakontratang cavalers, papayag yun? Trillion na nga po. Trillion. Nakakasa. Datingan siya. Tapos biglang masira yung transaksyon dahil kay COSIM. Papayag ba nun yung hello COSIM? Ano ang pinagsasabi mo? Oh, kasi tingnan mo naman. Interviewin mo siya. May bago, mga kababayan. Ito naman po, gariyak, para yung kamukha ko dito yung isang artista ko na sino na yon yung nakalimutan ko yung artista. Mamaya, baka Elino Arce. Oh, big screen din siya, oh. Nakadikit sa wall. Si Ariel, ganun din, oh. Ang ganda. Pero hindi ito live. Oh, ito yung live. Oh, so maraming salamat sa inyo, ah. Anong pangalan niya? Ariel Dimaano. Maraming salamat po sa inyo. Lahat pala kayo, Haros, yung monitor ninyo, yung malaki. Elizabeth Gono, Sir, swab test lang ako. 2-time swab test. Mandatory po ang swab. Juniski Bulato, 4 days to June. Ano yung bakulaw na may expire this month? Kaya nga po, nirun out nila, massive na. Kaya, yung mga kuhan, sayang naman po. Totoo naman po.
serious po ako. Yamang kayo po'y naniniwala na it will save you, tulungan na po ninyo ang ating gobyerno na hindi masayang ang pa-expire. June, July, pa-expire na po. Kung kayo po ay nasa lista na, huwag na po magdalawang isip. Huwag na po. Huwag ninyong papansinin itong mga sinasabi namin dito. Matatakot kayo kasi pag pagalimbawa naniwala kayo sa sinasabi ko, matatakot kayo. Tulad ng mga buzzers ko, natatakot sila. So, binabas na lang nila. Para mawala yung takot nila, pinalalakas nila yung sarili nila, binabas nila ako. Oo. Itingnan ninyo, mga kababayan ko. Agad-agad yung pinambili ng bakula para sa inyo. Yung ating gobyerno, para lang kumbinsihin yung mga hesitants. Ilang 52% yata, or more than 52% yung hesitant. Kailangan pang mag-allocate ng milyon-milyon uli para ibayad sa mainstream media. Tingnan ninyo, AMFM, pakinggan ninyo ngayon, massive na po yung pangungumbinsi sa inyo. Sayang naman po. Di ba? Pagkatapos, pagdating ng oras, aatras lang kayo. Kailangan itapon tulad noon. Buti yung Hong Kong mayaman. Itayo, inutang natin ito sa World Bank, tapos hindi ninyo pakikinabangan. I urge you people, please cooperate. Now na nagsisipagdatingan na po itong bakulam, please cooperate. Dumami. Ayos na yan. Bumalik na dulian niya si Mr. Maribillas. Naging pro. di ba? At least ngayon po, sayang naman. Kaya sabi ko doon sa Hong Kong, sayang. Ko na ninyo po. Laklakin na niya. Koryem, natawa po ako sa mga anak ko. Ngayon lang nila alam na after sa bakulam, pwedeng madikit yung magnet. Ang dami na gumagawa ng video gano'n. Jerry, pati dito sa Taiwan, majority sa mga Taiwanese ayaw din sa bakulam. Tapos! Buong mundo na to. At alam niyo mga kababayan, yung pinalalabas sa Israel ng mainstream media na lahat na daw gano'n. Hindi man pala totoo. Ang dami sa mga Israelis ang ayaw. So the government, mga kababayan in Israel, is just forced to implement yung tinatawag ninang pass. Hindi man nirespeto ng mga Israelis. Hindi pumayag. Ngayon, pwede na silang lumabas. Pwede naman palang ganon. Pag-ayaw natin, pag nagkakaisa tayo. Johnny Diaz, sila po si Dan from Melbourne. We are in 7 days lockdown and government is using this lockdown telling people to get bakulam. Ami Tubo, good morning po si Dan. Tess Balbulias, John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be good, be of good cheer, I have overcome the world. That is the promise ng ating Panginoon. Angeline Lising,
dito sa Hong Kong, Sir Dan, hindi talaga dito masyadong may fit. Amo ko ayaw magpabakulang. Kaya nga, swab test na lang. Dyan, Cyril, Barioxon, Puhala, napanood ko yon at grabe talaga ang allergies galing sa side effects ng bakulang. 1,509 na. Marami na yung nanood sa atin kahapon. Ilan lang yung nanood sa atin na live? 1,400 yata. Baka ayaw ninyo ng kwento ko. Ngayon, gusto ninyo siguro ng kwento ko ngayon. Ah, magsabi lang kayo kung anong gusto ninyong kwento. Pwede naggawa natin ng kwento. Pag walang kwento, gawa tayo ng kwento. Para may pag-usapan tayo. Rodolfo Albert Estrada, good morning po, Sir Dan, watching from South Korea. Yuli Hermoso, TV5 News personality, Cheryl Cosin, namantal at namaga ang labi. Labi pala, ang labi pala. Labi. Iba naman yung labi. Ano? Labi, matapos ang first dose niya ng AstraZeneca, makikita sa ID post nito ang nangyari sa mukha niya. Ayan, ikaw sa'yo. Tichi Otero, tulad din po sa atin, may mga secret na messenger na information silang nagbabasa sa mga messenger. Donel Hagman, Sir Dan, kahit hindi mo binabasa mga comment ko, okay lang po. Lagi rin po akong nakasubaybay sa programa mo. Pasensya ka na. Baka yung comment mo po, nalampasan ko lang po, pero ngayon na, tsambahan ko na. Odette Bautista, Kuya Dan, nung hindi pa ako nakapanood sa iyo, talagang takot ako, parang ayaw ko na po mag-work, pero noong napanood kita, palagay na po ang loob ko. Do not fear! Don't fear! Believers ka o hindi ka believers nitong virus, do not fear. Huwag ka lang matakot. We have a sovereign God. Hindi kayo. Ay kami po, yung mga nagsasabi sa amin na hindi kami doon. Lumabas na. Anong level? Kayo na mismo ang nagsabi sa amin. Ay, ikaw na Mr. Maravillas, galing ko April, hindi kami. Opo. Ba't namin ikukulong yung aming sarili? For what? Hindi ko sa'yo. Kailangan nating maghanap buhay. Kailangan nating lumabas. Pag hindi tayo lumabas sa bahay para maghanap buhay, ano mangyayari sa inyo? Isusupport kayo ng gobyerno? Bibigyan ka lang ilang kilong bigas? Tapos sardinas? Huwag na. Inyo na. Laban ninyo, pati itong relief, di nagkakakitaan nila. Kaya yung relief dito, binigyan kami na. Kaya gustong-gusto nila na may disaster, may krisis. Sa relief operation, pupurchase sila. Sabi ko sa'yo. Pag-purchase nila. Ganon tayo pinagluloko ni Sir Barry Oxon. Ang ganda ng kwan pa. Ang ganda ng sala ni Sir Barry. Sa Amerika siya, no? Ganda ng television niya, oh. Oh. Yung kwan ko ba dyan, Sir Barry, yung modulation ko dyan, parang CNN. Yung tunog ng boses ko dyan, maayos, malinaw na malinaw. So, San Suico, kawawa mga tao, ginawang tester ng bakulaw. Sinabi nyo pa, Liana Mayugba, Sir Dan and family, good morning. Tess Balburias, nabasa ko na to. Elizabeth B, Sir Dan, kasi po, marami daw nangyayari, hindi daw pwede magsalita mga media, bawal daw sabi ni Amo. Ah, ayun nga po. That's the reason why si Cheryl Cosin, alangan walang kumausap sa kanya. Alam na alam kong ganun,
ang kalakaran po. Kasi si Cousin, katulad ko siya, broadcaster. Ako noon, hello, hello, dante, dante. Ano na naman? Lagi akong tinatawagan. Ayan, ayan, ayan. Ano ang pinagsasabi mo? Glenn Postigo, good evening, sir. Ano po nangyari kay Shirin Cousin? Mamaya, i-play ko yung interview. Ay, i-play ko yung video niya. Jane Kenneth Chan, na-force anti-gen na po dito sa office. Out of 269, 268 ang negative. At yung isa, finorse sa ambulance para i-quarantine. Grabe! Saan yan? Renato Vergara, good morning, Sir Dan. Wish ko afford super chat para sa support po sa inyo program. Pero wala po ako means kasi resign po ako work as OFW since last year. Just watching for updates. No problem po. Eh, yung super chat po, paano na lang? Yung mga mapipira, pwede kayo mag-super chat. Wala ka ng trabaho. You cannot give what you do not have. Naintindihan natin yon. Ha? Hindi ka man po makakapagbigay, wala ka naman. Dapat nga, bigyan ka namin. Di ba? Hinanap ko ang live kahapon. Wala, mayroon pa May 26, 2021. Mayroon po ako kahapon. Ngayon pala, ang ganda o. Oh. Nakapanatang makabayan pa o. Oh. Edison Gonzalez, good evening po, Sir Dan. Parang kay Eva at Adan, ang panahon ngayon, sa halip na apple daw ang kainin ngayon, bakulam naman. Stormy sabi, ngayon lang po, Sir Dan, na-realize ng IATF na mali ang face shield at barrier na plastic sa jeepneys. Bakit? Inalis na po yon? Hindi na ba? Kasama yon sa nire-require nila? Maganda naman kung gano'n. Oy, may buy naman, no? Marites Bag, Madam Marites Bag 6. Maraming salamat po. $9.99. God bless you more. And by the way pala, si i-anonymous ko na lang yon. Diyan sa Saudi Arabia, laging nanonood sa atin. Ay, first name ko na lang. Sir Ramil, diyan sa Saudi, sa KSA, maraming salamat sa padala mo. Love gift. 2-5. Thank you so much. 2-5 ngayon. Yung previous, marami na. Yung previous. Hindi ko na nga ma-compute ko nila na. Ross Binongkal, good morning po, Sir Dan. Nakabol din po ako watching from Macau. Di na matutoy. Kaibigan ko po, Sir Dan, 1 month after na Bacolawan, sumakit ang balakang, naglabasan lahat ng allergy sa katawan. Pag naglalakad, pipilay-pila at pag naglakad, pilay na. First time daw nangyari sa kanya yun. Susan Suico, sinabi ng friend ko na ayaw magpabakulaw. Iiwasan na na. Ano yan? Iniwasan na ako nang nagpabakulaw. Hindi ko alam. Natawa na ako or kung matatawa ba ako magagalit dahil kaibigan ko naman po sila. Yun kasi, ang sabi, pag nabakulaw ka, may nabasa akong ganon. Bumababa yung immunity. Baliktad nga eh. Bumabagsak yung immunity. Sabi, kasama yon sa, ano, sa reaction before na maging immune. It will take you daw mga 2 months. So, kailangan umiwas ka. Kaya niya pinapa face mask at face shield pa rin kahit na bakulawa. Nabakulam na. Yun ang paliwanag na kita ko doon.
That's the reason why yung mga nabakulaw na, na-infect, yung iba, na-disgrasya. Di na matutoy tungkol po sa tribulation sundan sa zombie, sabi ko marinig lalo na sa mga nabakulawan. Totoo pa ba yun? Malamang. Malamang, yun ang direction po. PJ Rani, Serda, naalala ko yung coach na to. Easier to fool people than to convince them that they have been fooled. Nakita mo na pala yung papers of daddy. Oo, nabasa ko na niya. Nabasa ko na po yun, yung ganong nakalimutan ko kung sino yung nag-quote na yun. Romel Cortez, Sir Dan, may super chat po. Ah, opo, si Marites, Sir Ma Marites. Luis Vitore, sila po, Sir Dan, watching from Paris, France. Dito, medyo normal na. Buti pa sa inyo. Mayos na dyan sa inyo. Ano ba dyan sa France ang ginagawa? Required ba kayo na lahat ibakulang? Or inisyo na ba kayo ng common pass, yung bakulang pass? O basta lang kayo nag-relax na, bumalik na lang sa dati. Bantay kayo kasi may bagong warning si Tedros. And I think itong warning na ni Tedros, mga kababayan, ay intended doon sa mga hindi na naniniwala. Nawala na. Pumaso na yung kanilang takot. Nawala na. So, kailangan may panibago. Mamaya, basahin ko po sa inyo. Intended siguro ito dyan para sa mga taga-France. Anyway, Rod Ligan, Tor, my friend, expired or non-expired bakulang is pareho ay nawala. Nawala. Francis Cariaga, Sir Dan, mga bus and jeep ngayon dito sa Maynila, balik punuan na, siksika na ulit. Yung natanggal lang iyong standing. Kala ko ba sinusukat yung 1 meter distance? Ano nangyari sa inyo dyan? Leonardo Diawa, Sir Dan, dapat ang mga bagong nabakulawan ay mag-self-home quarantine ng 14 to 21 days kasi carrier sila ng bidko. Nakakahawa sila. Christopher Jumen, industrial virus made in China, industrial bakula made in China. Yari na. Yumaman ang yumaman yung mga chikwa. Ganun lang po ang pagpayaman. Napakadali lang. Pag may mindset kayo ng mayayaman, madali lang po gumawa ng pera ngayon. Madali. Takutin mo na nung takutin yung tao. Afterwards, ibinta mo yung produkto na magsishield sa kanila. Ayun ang ginawa nila. Kasabwat mo yung gobyerno, kasabwat mo yung media, tapos na. Ganun na. Yoli Hermoso, sana maraming reporter sa mainstream media ang magpabakulam at magkaroon ng side effects para mabroadcast. Pag hindi kasi apektado sa sitwasyon, hindi mamumulat sa katotohanan. So, iniwis mo na. Matulad kay Cosim. Yoli Hermoso, si Mike Enriquez, Melchanko, Karin Davil at Noli Di Castro, dapat i-endorse na natin na magpabakulam dahil mga senior citizen na at may comorbidities para magkaalaman na at kung tatagal pa sila. Hindi pa ba sila nagpapa? Eric Cyrus, kakatakot kahit anong bakulang.
Juan Ondoy, wala pa sirdan sa jeep po, wala pang distancing. Dikit-dikit, compliance lang ng... Ni naman ang inspection, mga gunggong. Marco Mayo, sirdan may isang doktor na sa Makati Med na matay dahil sa bakulam. Oo, matagal na, mga last month pa. John Sanchez Daugdog, Sir Dan, God bless you po. SMC, curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Correct. Pag nagtiwala ka sa tao, curse is the man who trusts in man. Tiwala kayo sa mga you are cursed. Trust in the Lord. Kahit na yung pinakang kaibigan mo, ay wag mong pagtitiwalaan ng lubusan kahit yung pinakang kaibigan mo. Baka isang araw yung pinakang kaibigan mo, kaaway mo na. Ayun. Kaya tama ito. Kailangan may kwan pa rin. Magtira ng para sa sarili. Pag hindi po, tapos ka dyan. Dora Vega said, Dan, yan ang tao kasi, ang natura ng tao. Sinful man. Said, Dan, dito po sa amin, ang nabakulam, nahawa. Naghawa sa mga di na bakulam, parang manok ba ang hinamanok na immunized, nang hawa sa mga hindi na immunized, tuloy naatay, theorized hukan dito po sa Amerika, lifted na po ang mandated mask at halos back to normal na po. May mga states kasi na under Democrats, Republican po, hindi, ayaw nila. Hindi man sumusunod. Di man naniniwala sa agenda ng mga demoncrat. Hindi. Di sila naniniwala. O ngayon, tanong. Ito bang mga estadong ito na hindi man nag-observe ng protocols? Nag-kwa na ba? Nag-mass extinction na sila? Hindi. Patunay lang, niloloko lang tayo. Dapat itong mga estado ng Amerika na hindi man nagsunod kasi matitigas ang ulo, sabi nila, di man nag-observe. Sige ang rally. O, kahit dyan sa London, hindi man nag-mask, nag-rally. Walang observance ng kung ano-anong protocol, social distancing. Yun bang mga libo-libo, if not millions of people na nag-rally for the past several months, namamatay ba sila? Yan ang tanong ko sa mga gonggong dito sa ating bansa. May nakita kayong mass extinction sa London? In France, in Belgium, in America, na hindi man sumunod, matitigas ang ulo, sabi ninyo. O di matigas ang ulo. Nangamatay ba sila? Buhay pa rin. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Itong mga taong kasi ito, hindi nila mautok. Yan ang doon. Antonio Reyes, yung expired na whitening lotion, hindi na nakakaputi. Yung bakulam na expired, nakakabuhay sa mga namamatay, sir. Istorya ni Sabi, nagsawa na po sa bid ko mga tao, kaya karamihan po, hindi na naniniwala. Kasi po, araw-araw po, yun ang balita sa TV. Ace Calliora, Emmanuel Macron, sir Dan, BFF niya si Tedros.